po alam kung maaawa ako sa'yo. Mag-guilty. Ngayon, huwag kayong mag-guilty. Nakabukas ang mata kong pumapasok sa sitwasyon to. May atraso si Mama kay Chino? Hindi totoo na itinakwil siya ni Papa. At lalong hindi totoo na walang ipinamana sa kanya si Papa. Sinabi lang sa kanya ni Mama yon para hindi na siya bumalik dito. Kuya Chino! Kuya Chino! Halika, ipapaklaro sa'yo. Kuya Chino! Siya yung girlfriend ko. Walang karapatang bumalik dito ang lalaki niyan. Hindi na siya parte ng pamilya natin. Mula nang itinakwil siya ni Roberto. Hindi ganyan na sinabi ni Margot. Gigi! Nag-iisip ka ba? Ako na nga lang kumikilos dito eh. Tapos ipapahamak mo pa ako kay Mama. Paano nga ba naging Buenaventura si Lucio? Paano siya naging kapatid ni Bobby? Wala akong alam. Hindi ka nagpunta rito para makita si Bobby, kundi kunin ang pera ng asawa ko! Kahit anong sabihin ninyo, Buenaventura pa rin ako. May karapatan ako sa lahat. Sampid ka lang sa pamamahay na ito! Alam kong susuwagin mo ako. Hindi ka na po nakikinig sa amin. Mama, hindi pa natin ganung kakilala si Eloisa. Kaya niyang alagaan si Bobby. Paano kung as soon as mawala ka na sa eksena, iwan niya na si Bobby, tapos tangayin niya yung pera mo? Anong ginagawa mo dito? Teka lang. Lumayas ka na. Hindi nga! Umalis ka! Tay! Tay, tay. Huwag mo akong tawagin, tay! Tulungan ko lang naman ho kayo. Hindi! Umalis ka! Kaya ko! Alam mo, Lucio, o Chino, nung malumpo ako, hindi ako nawala ng kumpiyansa sa sarili ko. Dahil alam ko kahit nagkaganito ako, kaya ko pa rin maging mabuting ama kila Eloisa. Pero sa nangyari, hindi na ako sigurado. Biruin mo, ako pa ang nagtulak sa sarili kong anak na isang maluloko. Tay, hindi ko naman ho sinasadyang ang gawin. Alay! Ano hindi mo sinasadya? Tinanggap ka namin dahil akala ko mabuting pagkatao mo. Nung humingi ka ng permiso para ligawan ang anak, halos ibigay ko na siya sa iyo, Lucio. Tinanggap ka ng buong pamilya ko. Pero anong ginawa? Sinaktan mo si Eloisa. Sinaktan mo ang anak ko. Niloko mo ang pamilya ko. Tayo, minsan hindi ko sa natin. Ano? Ano? Hindi ko sa niloko. Gusto ko lang naman ako. Hindi mo niloko? Ay, anong ginawa mo? Ano? Mga tira ka. Sige! Sabihin mo! Hindi ko alam kung bakit ako naging... Ano? Anong hindi mo alam? Ay, sige na! Lumayas ka na! Bigyan niyo ako. Maayos na kami. Iwanan mo na kami. Pabayaan mo na kami. Sige na. Sir, sige na. Huwag mo nang buruhin ang pamilya namin. Lumayas ka na! Eloisa, gusto ko lang naman mag... Tay, tama na! Umalis ka na! Pinasasama mo loob ng tatay ko. Pwede ba? Eloisa... Alis! Ano pa hinihintay mo? Alis na daw! Sabi ng anak ko! Tay naman kasi dapat hindi mo na pinatulan. Ay, hayaan mo na. Gusto ko rin naman gawin yun. Kahit pa paano, naiganti kita. Eh, tay, hindi naman kailangan eh. Okay na ho ako. Kinalimutan ko na siya. Anak. Anak, tama na yan. Paano ka haharap sa kanya kung ganyan ka? Eloisa. Okay lang ho ako. Ako pa. At saka isa pa, inalayas ko na naman siya eh. Hindi ko maintindihan eh. Oo, nagkahiwalay kami pero bigla siyang ikakasal. May imposibleng wala kang alam. May mga nilihim ako sa inyo, alam ko, pero niminsan hindi ko niloko ang ate niyo. Pero sabi niya, may girlfriend kang iba. Oo nga, umiyak na si ate. King, ano ba? Eh kung hayaan niya magpaliwanag eh. Sorry, pero ayoko nang makialam sa inyo. Lalo na't kung sasaktan mo lang ulit ang ate ko. Siguro dapat tigilan mo na lang siya. Oo nga, umalis ka na. Hindi namin papayagan na saktan mo ulit ang ate namin. Tara na.
Kausapin mo yung anak-anakan mo, Rosine. Hindi ako papayag na masira niya mga plano ko. Ay, naku, ating naman. Baka senyalis na nga yun eh. Kaya bumalik dito sa atin si Chino. Tsaka, parang blessing in disguise. Tutol siya sa kasal. Baka mamaya inililigtas pa niya sa kapahamakan si Bobby. So ako pa ngayon ang naglagay sa kapahamakan ng anak ko? Ganun ba, Rosing? Hindi naman, ating. Ano ba? Ara! Hindi! Basta, hindi na magbabago ang isip ko. Si Eloisa ay para kay Bobby. At kahit tumutol pa kayong lahat, ipakakasal ko pa rin sila. Dito. Eloisa, kailangan naman natin mag-usap. Mag-usap? Wala tayo pag-uusapan pa. Ano ba nangyayari, ha? Ano ba nangyayari? Bakit ganito mo ko tratuhin? Akala mo ikaw lang yung nasasaktan, eh. Eloisa, sandali lang ako nawala. Tapos pagbalik ko, biglang malalaman ko, ikakasal ka na pala. Sa kapatid ko pa. At ako pa ngayon ang binabalitan mo. Ikaw ang nagsinungin sa akin. Bakit si Bobby? Bakit si Bobby pakakasalan mo? Di ko kailangan magpaliwanag sa'yo. At saka ikaw naman yung ikakasal, di ba? Kay Richelle? At isa pa, hindi naman kita kilala. Di ko nga alam na Buenaventura ka pala eh. So what kung Buenaventura ako? So what? Ha? So what kung Buenaventura? Kung nalaman mo ba yan dati? May magbabago ba? Sabi mo sa akin, may magbabago ba kung sinabi ko yan dati? So kung sinabi ko sa'yo dati na Buenaventura ako na may kinalaman ako sa pera nila, ako papakasala mo? Umalis ka na. Tingin mo talaga aalis ako, ano? Sa tingin mo, papayag ako na ituloy mo yung kasal mo? Sasabihin ko sa kanila ang lahat ng tungkol sa atin. Pwede sabihin mo, ba't di mo ginawa kami sa simbahan? Dahil dahil ayaw mo masaktan din yung kapatid mo. Talaga? Gagamitin mo yan laban sa akin? Nag-iba ka na. Hindi ko yung babae na kilala ko nun. Manang? Si Mama? Napagod siguro. Kaya maagang nagpahinga. Doon na kumain sa kwarto eh. Oh. Bustahan tayo. Kadugtong yan ng eksena sa simbahan kanina. Talo ko dyan. Hindi ko naman alam kung kailan nagdadrama si Mama eh. Luwa? Oh, Bobby? Ano nagdadrama? Ah... Hindi nagdadrama si Mama. Masahe talaga heart niya.
Nahito ka nini. Oo nga, Bobby. Kaya nga, di ba, concerned kami kay Mama. Gusto nga namin sanang gumaling siya agad, kaya pinagdadasal namin siya. Sige, magbulungan pa kayong dalawa. Pag nakarating kay Mama na pinag-chismis na niya siya, may nakausap ko mismo si Mang Eloy. Matagal talaga siya nagtrabaho sa mga Bonaventura. Siya mismo nagsabi, anak daw ni Don Roberto, si Lucio. Lima raw yan ang magkakapatid. Si Raul, Raymond, Ronaldo, si Lucio at saka si Bobby. Pero hindi anak ni Donna Hilaria, si Lucio, sa dating sekretarya ng asawa niya. Pero dito siya pinanganak at nag-aral sa Maynila. Eh, ni hindi raw yan pinauwi dito nung namatay yung ama eh. Si Mang Eloy mismo nagsabi, malapit daw yun sa ama, kaya lang ayaw sa kanya ni Doña Hilaria. Eh, siguro nga dahil anak sa labas. Ano po ba yung anak sa labas? Ay, huwag sasabat sa usapan ng matatanda, ha? Hindi, kain ng kain. Kung tutusin, kawawa din naman si Lucio, ano? Mahirap lumaki sa puder ng isang taong ayaw sa'yo. Tingin akong kanin. Sino ba? Oh, iyo! Atay, ni kamusta po? Very good, very good. Okay? Very good, very good. Coffee po? Ano, I'm fine. Okay. Boy, it's been years since uli kitang makita. Oo nga po eh. I left for college, diba? Okay. Tapos, yun nga, si... galit sa akin si Papa. Pero, ito nga, I'm back. Si Margot daw, may sasabihin daw kayo sa akin, sabi niya. Well, aminin ko sa'yo, hindi welcome yung tawag ni Margot sa akin eh. Habang papunta nga ako dito, nag-aalangan pa ako. But seeing you like this, you know, you remind me so much of your father. Chino, siguro panahon na rin para malaman mo ang totoo. Dati, shortly after your father died, pinatawag ako ni Doña Hilaria. Nalaman niya na may naitabing property for you si Roberto. Nakalagay ito sa pangalan mo, kaya hindi niya basta mahapon. Gawan mo ng paraan at try. Ayaw kong maisahan ang bastard ng anak ni Roberto. Liwanag? Mali ang gagawin natin kay Chino. Ako ang abogado ni Roberto. Pero attorney, wala na mo siya ngayon. Kaya simula ngayon, si Mama na isusundin mo sa lahat. Kung ayaw mo pare-pareho tayong mawalan. Ginawan ko ng paraan para malipat yon sa pangalan ni Hilaria. Marami siyang nilagyan para magawa yun. Ang ibig sabihin ito, hindi talaga totoo na galit sa akin si Papa. Ang alam ko, gusto ka niya makausap. Hindi ko alam kung bakit hindi ka nila makontak. I'm sorry, Chino. Hindi ko dapat ginawa yun. No, okay nga kasi, well... Eh, kung hindi kayo, de, kumuha sila ng iba, di ba? Hindi ko pa malaman yung totoo na... Hindi galit sa Papa sa akin. Atty, thank you so much. Ang hirap sigurong maging anak sa labas na ate. Na hindi mo man lang magamit yung apelido ng tatay mo. Naaawa ka rin ba kay Kuya Lucio? Oo. Pero...
nasasaktan pa rin ako sa panlulokong ginawa niya sa akin. Kung tutuusin nga, hindi nga siguro kaming talaga magkakilala ni Lucio kaya madali kaming sirain. Eh kung ganyan, ate, sasabihin mo ba sa mga Buenaventura na naging ex mo siya? Eh kasi kapag nalaman pa nila yan sa iba, baka ikaw pa masira. Sino naman magsasabi sa kanila? Tayo-tayo lang naman ni Lucio may alam nun eh. Tsaka isa pa, masyadong mahal ni Lucio ang kapatid niya para sabihin dito at saktan ito. Kaya para sa akin, di na kailangan malaman pa ng Buenaventura. Oh, bakit? Mila, nagiging practical lang ako. Para sa buong pamilya natin ang ginagawa kong to na makapag-deal pa ako kay Doña Hilaria. At para sa akin, hindi na kailangan sabihin pa sa kanila. Dahil hindi ko hahayaan masira ang deal na yun dahil sa isang relasyon na matagal ko nang kinalimutan. Sir, hindi talaga pwede. Ano nga nangyari? Nagaling na ako dito kanina, kayo rin nagpalabas sa akin, di ba? Sige, hindi niyo ako papapasukin. Sir, sir, utos sa amin ni Doña Hilaria na huwag kayong papasukin. Wala akong pakialam ka. Anong inutos niya lang sa'yo? Okay? Amo namin na nagutos. Wala kaming magagawa doon, ano sir. Ano naman sinabi niya? Ano? Okay. Didinay na naman niya na anak ko ang asawa niya. Kilala niyo ako, di ba? Yes, sir. So pwede ba papasukin niyo na ako? Pwede sir, ba? Sir, tama sir, na, sir. Huwag na kayong pumilit. Pwede ba? Sir, sige na. Mana, magagaling kami. Kita, eh. Pwede ba? Sir, Buenaventura ako. Alam niyo 'yon. Sir, ayaw. Alam niyo 'yon. Sir, 'di ba? Alam niyo 'yon. Sir, ayaw. Buenaventura ako. Sir, ayaw namin ng away, sir. Sige na, sir. Sige na. Ayun oh, ay papasukan niyo. Ay, ano pa 'yan? Papasukan niyo ako. Papasukan niyo ako. Sir, ayaw nga namin ng away. Nerosing. Ano nangyayari? Kausapin niyo 'tong dalawa, sakali niyo 'tong dalawa nito eh. Pipilito si Sir Lucio na pumasok ka. Utos sa amin 'yon. Huwag ka magalala. Ako na ang sasagot kay Ateng. Sige na. Sige na. Oo, makinig ka sa akin. Halika na. Bata ito. Sorry. Bakit si Bobby makakasalan mo? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Hindi naman kita kilala. Hindi ko nga alala, Buenaventura ka pala eh. So kung sinabi ko sa'yo dati na Buenaventura ako na may kinalaman ako sa pera nila, ako papakasala mo? Anak daw ni Don Roberto, si Lucio. Pero hindi anak ni Doña Hilaria, si Lucio. Malapit daw yun sa ama, kaya lang ayaw sa kanya ni Doña Hilaria. Eh siguro nga dahil anak sa labas. Nasaktan ako sa mga sinabi mo. Pero hindi ko pa rin mapigilang maawa sa iyo, Lucio. Hindi ko alam na ganun buhay pala ang kinalakihan mo. Ang totoo, hindi ko rin sigurado kung ano itong pinasok ko, Diyos ko. At lalong humihirap ang lahat dahil sa pagbabalik ni Lucio. Tulungan niyo po akong panindigan ang pangako ko kay Doña Hilaria. Dahil hindi lang para to sa akin, kundi para sa mga kapatid ko. Para sa pamilya ko. Kayo na pong bahala sa akin, Diyos ko. Ay, naku. Ibang-iba na talaga ang ugali nung batang pinalaki ko noon. Kalain mo, pati gwardiya, pinapatulan mo pa. Pasensya na, mainit lang siguro talaga ulo ko ngayon. Ay, nalaman ko na kasi yung katotohan ng tungkol doon sa panloloko sa akin ng ama ninyo eh. Siguro naman alam ninyo yung tungkol doon sa manang iniwan sa akin ni Papa. Anak, hindi niya kahit kailang sinabi sa akin na pinaalam. Kasi pag nalaman ko yun, sasabihin ko sa iyo. Ba't hindi ko kayo umalis? Kung wala naman palang tiwala sa iyo si Doña Hilaria. May tiwala sa akin si Ateng. At alam na niyang kahinaan ko. Ako na lamang ang nakakaintindi sa kanya. Pati ho, ang balak niya para kay Bobby, naiintindihan ninyo. Ay, naku, anak.
Sana yun hindi yung pamaiintindihan. Kasi hindi kayo magkasundo. Pero alam mo ba na si Ateng, mahal na mahal yung kapatid mo? Eh lahat na umari ang ibigay ng lahat sa kanya. Pati ang ipakasal siya sa kung sino man. Kinalalang mabuti ni Ateng si Eloisa. At mabait siyang bata. Minsan nga iniisip ko, alam kaya ni Eloisa ang ginagawa niya at ang papapasukan niya? Promise ko sa'yo. Sabi nga, kaya po rin ako. Kunin ko muna ito. Mga sira eh. Bukas, laro tayo kay Chino. Sleep muna ako. Tired na ako. Papayag ako na ituloy mo yung kasal mo. Sasabihin ko sa kanila ang lahat ng tungkol sa atin. Ba't di mo ginawa ka sa simbahan? Dahil ayaw mo masaktan din yung kapatid mo. Mahal na mahal kita, Bobby. Pero mahal ko rin si Eloisa. Bobby, Bobby. Bilis-bilis na mo ng pagkain at malakad tayo. May appointment tayo kay Father. Mag-confess pa tayo. Sige na. Gigi. Tawagan mo na si Eloisa. At tawagan mo si Attorney Manalo. Tell him I want to talk to him. Okay? Now na, Mama. Ama? Gusto niyo po ba ng kasama kay attorney? Ako na lang kaya, para magkaharapan na. At sino nagpapasok sa'yo rito? Bakit? May karapatan ako sa bahay na to, di ba? Lumayas ka! Lumayas ka! No! At ako aalis dito. Alam ko na yung totoo. Ama, huwag mo na pag-alit sa kuya Chino. Please. Kasalanan mo ito. Kung hindi ka bumalik dito, hindi mangyayari ito! Mama? Nurse! Nurse! Anong nangyayari dito? Yung groom mo na aksidente, dinala sa ospital. Eh, disama ka sa ospital. Hindi ka namin kaano-ano, no? Tigil-tigilan mo ako sa pagbabait-baita mo, ha? Dahil never ka magiging parte ng pamilyang to. Totoo nga yung kasabihan na kapag ka masamang damo, immortal. Hindi siya immortal. Sinwerte lang talaga siya ngayon. Hindi kasi talaga ng ulo mo. Gusto mo talaga yung mga serapin na palayas ka? Oh, yeah!
Lucio, pwede ba? Pagod na ako. I'm sorry, pero gusto kong linawin yung mga sinabi mo sa akin na ako yung dahilan kung ba't ka nasa institution ito. Gusto kong maintindihan. Ewan ko ba? Ewan kung bakit yung si Tonya Hilaria eh. Kaya-kaya pa ikutin yung si Eloisa? Ay, nata naman mukhang pera yung babae yan eh. Babalik na lang ako. Wag! Eloisa, magkumanin. Oo nga, huwag mo nang malis. Hindi pa nga tayo nagkakakilala nung Maes, di ba? Ako nga pala si Lucio.